tayo ay dinadalahan mapalingari sa pagsilimong ng panalangisa sapagkat ito na yung pagpapakayan. Ito na kakaroon ang tutuhanan ng salita ng kanoong tao. Sa higit na pakaanan sa pamamagitan ng pananayang Kristina. Kaya na tayo sumasama ang sumasama sa ating Panginoon Jesucristo na nag-aalay ng kanyang sarili sa panalangisa. At kayo na rin lamang ang kagandahan ng Diyos at tayo ay ngayon lumalapit. Dapat na kayo bumago. Sa panagalam natin, tayo ay mga nagpapagulang at pagkakasa. At alam ito, tayo lang hindi sa Kanya ang Panginoon. Kinaamin ko. At ibig nila ipapatay ang mga apostol.
ang salita ng Diyos. Thank you.
panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay nakina sa lahat, at mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay nakina sa lahat, pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ng Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananahan sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalimak sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang buod ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa araw nga, kawin ka ng mga apat na gabi na. Kasi
pagdating. Kumbaga, may dumating na isang mama na gusto ng isura. At isa po ay maruming na puti. Ang pantalon na yun ay butas. Ang sinelas po ay hindi na yung tutunod na tutunod na. Ang mga kumuhay na din ay tingin. At may dalang suko. At dahil kita ko yun, pagpasok pa lang ko ng pictorial ng seminary namin, ay kagaling sa akin ng tatay, huwag na huwag ko sa salita, alam na. Upo na huwag niya at ipaganda na namin kayo. Kagaling ko na huwag ang pictorial niya, sabi niya siya, ang dahan na eh, ang isang pabago sa tatay. At kita ko na may dalang suko, at sa suko niya, may laman na. May dilata, may bigas, may gundes, at ang aking nag-iisipan, ang tatay na rin siya magagalwa. Nakapag-hingi na doon sa kapag na seminary, dahil kami tatay sa seminary doon eh. Nakapag-hingi na doon sa isa, ay hindi pa sa akin. Pero di ba, ay Pasko naman, okay na yan. Ay di lumabas yung Pasko niya, dahil yung suko, ay naman na rin bigas, sila. At ako lumabi ko sa patatan, sabi ni tatay, oh, sabi na ako, pasensya na, tatay, makakatalo na nga kayo rin. Tayo na lang, hindi pa ulan na, yun, mama, kung yun yung mga suko na hawa ko. At ang sabi sa akin, mama, Father, ang naman ko hindi na hindi. Ay, kapag kinakita ko. Bigla ko yun sa akin yung suko na hawa ko. Sabi, ako nga po ang pinuyay ang makasakali ng tao na sigil na kailangan na ito. Kaya lang ako, sapagat kung makikar na sa tuyo, nung gumi, ikaw ang umaga, ako yung isa, at ang araw pala, turo sa kumbento, saan kinalit ko sa mga tao? Na nagsisipan ko sa kumbento ng mga tao. At ang sabi ko, alam niyo po, ako ay napakaya sa karnasan ko yun. Sapagkat doon ko nakita, na hindi pala kinakailangan kung sinong meron na nagbibigay. Minsan pa, hindi pang kakakaala, kapag ang tao siya wala, ang siya ko ay maganda ang loob na magbigay. Kaya ginawa ko ito sa linisahan ko, kung hindi pag-iwan ang mga kong malalaman, sa tabi ng simbahan na sabi nila, nakita niyo po kayo, wala pa akong rito, na walang laman. Inilagay ko po yung binigay na suko ng mama. Inilagay ko sa pagdari, inilagay ko sa kong. Ang una kong nagbigay sa taong ito ay isang taong na tayo. Tayo po ang pagdating ng kami ni Simpo ng Disyembre, sisimula din po sa inyo na pangaraming panghihingi sa mga madre ito. Sana po, wala po namin. At wala po nilo, siguro yung nagiging kalanda ang tao kung hindi ako sa Madre, hindi nyo lang bakit yung mga kaunin niya kuno sa pagkakalat ng maniling paragdala ng kanilang kaya. Doon ko na-realize yung yaman ng isang duha. Hindi dahil sila yung mga tao wala, kundi hindi pa sa pagkat sila yung mga tao na nakikita ang tunay na katotohanan ng buhay. At lalong nagiging mas kagitingan sa bahagi nila at kabanala kapag yung hinihingi sa ating virtue ay virtue sa kanya. Sige mo ba kayo mga kapatid, kada rin magbigay ng pagkain, pagiging nilalabis. Di po ba? Pero sige mo mabuti kapag ginagbigay ng pagkain, kahit sa iyo yung kumula. At sisimulan dito sa inyo, higit na kayamanan niya, higit na kabalanan niya, higit na pagpapalang niya. Kaya yung mga salita pa sa kasulatan ng kalagay, mga duha at katuwang. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi po sila katuwang natin. Tayo katuwang nila. Tayo po sumasama sa kabanalan nila. Sapagkat pag sila po ang nagpahayag, yung ating ginagawa, isa nung naiintim na. At kapag narinig din ang duha na magpahayag sa pagkat ginagawa nila sa sarili nilang paraan, mga kapatid, wala ako may pagmalaki ng isang pare. Wala tayo may pagmalaki ng kahit isang katekista. Sa pagkat yung kanila tunay na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang mga kapatid sa tutulan sa dyan, tama po, ang ganda ng pagpapahayag ng ating sa pasang tupapa, patungkol. Sa katotohanan ng mga duha sa buhay ng simbahan. At dapat buhay ng simbahan sa pagkat ng simbahan ay hindi na rin ito para sa duha. Garano, this is not
church for the poor. We are a church with the poor. Tayo simbahan kasama ng mga mukha. At kay Gandas, bakit ito ang ating simbahan sa Diyos sa Sinuha, yun mismo ang pinapahayag. Simbahan ang mga dukha. Sa totoo lang, kailangan din po natin lahat na maging duha.